Dahil kung hindi maging smart ass si Michelle sa kanyang galawan sa Miss Universe stage, ay baka madadapa siya kay Antonio. Hello, mga liblings! Mabuhay and welcome back to my channel. Kamusta na mga palangga? Sana ay okay lang kayong lahat at maraming salamat kung kayo ay nanonood dito sa aking kanal. Kanal talaga. Hindi mga guys. Ang kanal kasi is a German word for channel. So, for today's episode, let's discuss some of the pageantry happenings, especially the Miss Universe Thailand finals and coronation night. Medyo huli na ako dito pero my goodness, I can't even. Grabe, hands down talaga sa lighting, stage and production nila. I was awestruck kasi alam niyo yun, ang haba ng runway nila, na worth talaga ang pasarela training ng mga candidates dahil ma-execute talaga nila ang kani-kanilang pasarela. And of course, the variance of camera angles and movements is well captured. Talagang mapapawaw ka. Plus, ang rampahan ng mga candidates was sinfully good. Why? Kasi medyo may pagka MGI ang dating. Pero sige lang, just blend in and fit the vibe dahil alam naman natin na sa mga Thai beauty pageants, parang mabenta talaga sa kanila ang baklaan. Yes, it's not something on the beam kasi nga, kumbaga parang galaxy ito ng Miss Universe and we always expect to see the classy and graceful beauty queens at hindi yung parang magaslaw, rumampa sa stage. Pero, hayaan na natin kasi dinumog naman sila sa usap-usapan. Dahil napakagaling ng kanilang production. Basta, bunggahan talaga sila. Dinaig pa ang mismo Miss Universe International stage. At isa din sa agaw attention sa akin ay ang kanilang swimsuit round. Thunder mga day! Bawal ang hindi makinis kasi napaka-raunchy ng kanilang swimwear. This actually reminds me of Demi Moore's movie, Striptease. Parang ganyan na ganyan ang two-piece bikini na suot ni Demi Moore habang sumasayaw siya sa Money Can't Buy It. Kung napanood nyo ang Striptease, then you know what I mean. Okay, pag-usapan natin si Antonia Porcel na nilamon ang alpha frontrunner na si Vina Pravinar Takral. I know some of you really wanted Vina to win. Obviously, looking invincible naman talaga itong si Vina kasi no, sasampalin ka ng kanyang bewang kapag rumarampa siya. To make the story short, hindi rin talaga siya basta-basta. At kahit na maki-Antonia ako, I couldn't depreciate Vina. Kasi nakakasyokot talaga siya. Akala ko nga siya talaga ang mananalo, pero ang hindi ko kasi bet kay Vina ay parang na-diffuse ang radiance niya. Parang iba ang mukha niya sa finals. Parang nadidiliman ako sa mukha niya na ewan. Basta, hindi fresh ang face lock niya. Maybe because of her makeup look. Pati na ang kanyang evening gown. Sa totoo lang, medyo natsatsakahan ako sa evening gown niya. Kasi lumabas talaga ang pagka-Indian side niya, which is good naman, pero sa mga ganyang, pero mga ganito kasing klaseng gown, parang wala na siyang impact. Tapos, padded shoulder pa ang gown niya na basta parang hindi talaga bumagay sa kanya. Or baka iba lang talaga ang register sa screen at baka in the flesh, looking stunning naman talaga tong si Vina. Anyway, I am happy that Antonia has once again proved her worth
of what she's made of. Barudagulan talaga silang tatlo ni Vina at Jessie sa intellectual sparring at the final Q&A portion. Para sa akin, si Vina ang nakasagot sa tanong. May relevance talaga ang climate change sa global issue. Sina Jessie at Antonia naman parang, kumbaga sabi ni Tito Boy, sounded right. Pero kung i-analyze mo naman ang sagot ni Antonia, it resonates naman with the question. It's just that Antonia did not mention a specific word. It's kind of mixed messages. Basta ang statement niya is giving back. And that's something relates to act of kindness and humanity. Kanino ba tayo dapat mag-give back? Eh di, sa mga less fortunate na mga tao. In short, destitution or poverty ang tinutukoy ni Antonia. In fact, there is no right and wrong answer because we have our own opinions and beliefs. Kaya lang, when answering a question, one has to be direct and specific. Don't give mixed messages. Yun lang. At nakakaloka dahil may buzzer beater na sila na talaga namang dagdag pressure sa mga finalists. At halatang kabado si Antonia dito. Pero her grace and gut is at work. She has a real badge of strong composure and grace under pressure. At parang naging pageant chameleon tong si Antonia in the final competition. Kumbaga parang lumabas siya sa balat ng kanyang pagka-Miss Supranational. She had the fair shake of the Miss Universe glow and aura. So talagang iba na ang pinakita ni Antonia nung prelim at final competition. Now ang tanong, kung si Antonia na ba ang makapag-uwi ng third crown para sa Thailand? Gaano kalakas ang puwersa niya para ma-elbow niya ang ating pambato na si Michelle D? Kasi ngayon pa lang, nagkakaroon na ng comparison between Antonia and Michelle. May mga Pinoy pageant fans na mahina ang tiwala kay Michelle at wale na wale daw siya kay Antonia. Anong masasabi niyo mga guys? Ako, at this dawn of Miss Universe 2023 competition, I guess it's a 60% chances for Antonia and Michelle to enter the top 20. Para sa akin, tabla lang sila. Pero hindi ako naniniwala na hindi kayang kabugin ni Michelle si Antonia. Parang bias ako, pero again, hindi ako naniniwala na mahina ang laban ni Michelle. Basta I trust the process of her preparations and the force of her credentials. Siguro kung meron man akong issue kay Michelle, it would be her pasarela. Wala akong problema sa pa-snake style niya, pero I wish to see the supercharged Michelle D na kada labas at rampa niya sa stage ay boosted ang kanyang energy. At sa mga nagsasabi na may pagkamalamya si Michelle, totoo naman. Kasi yun talaga ang totoong siya. Yung nuances niya, personality-wise, kumbaga. But hopefully, she will go out from that inner shell. Because I believe personality can be fluid and I know not everyone can keep in line with that. Pero kung nakikinig si Michelle sa mga suggestions na mga pageant netizens ng kahit konti, probably she can show us a new brand of her persona. You know, as we never seen in her before. Dahil kung hindi maging smart ass si Michelle sa kanyang galawan sa Miss Universe stage, ay baka
madadapa siya kay Antonia. Charot lang. Kasi no, may tendency talaga tong makalusot si Toyang sa top 5. At pwedeng masungkit niya ang crown para sa Thailand. Ngayon pa lang, na-threatened na ang mga ibang Latin countries kay Antonia. So, ganun katindi ang hatak niya para kabahan ang mga makakatunggali niya. Nanginginig na sila sa image ni Antonia as a pageant veteran na minsan hindi pa natalo sa mga nasalihan niyang beauty pageants. Pero meron pa akong inaabangan kasi nai-intriga ako kay Miss Chile, Miss Puerto Rico at Miss Ukraine. So far, parang sila ang nag-i-immerse na early hot picks of pageant experts and netizens alike. Tsaka meron akong premonition na kung hindi mapunta ang crowns sa Thailand this year, pwede ding ibibigay ito ng GKN era sa ibang bansa na hindi pa nakasungkit ng corona o mga countries na drought stricken. Who knows? Baka ibahin ng GKN era ang perspective natin kasi no, Miss Universe is no longer a Trump and IMG era na kinalakayan natin. Hindi na siya yung Miss Universe na puro na lang charity works at puro Latinas ang mga nananalo every year. Baka ngayon iba na ang ihip ng hangin sa GKN. Kasi no, ginawa ng business, so kung goal ng GKN organization na ma-expand pa ang negosyo, why not? Pwedeng mangyari. At kung confident naman ang Thailand na mapasakamay nila ang third crown dahil kay Antonia, hindi rin malayong mangyari yan. Feeling ko lang ha, parang pinlano na talaga ito ng Thailand na pasalihin si Antonia sa immunity. O bakit mas pinili nila si Antonia panalunin kaysa kay Vina? At bakit sumali pa si Antonia sa immunity na title holder naman siya ng Miss Supra? Alam ko walang makapagpigil sa kahit sinong beauty queen na sumabak sa iba't ibang pageants. Pero this is a perfect timing for Thailand having Antonia as its auspicious representative to compete in El Salvador. We don't know the scenes behind. Baka magbago na naman ng tema si Kun An. Medyo yan ang worry ko. Baka hindi na transformational ang hunting nila this year. Baka ibang quality na naman ang hanap nila. Yan ang kabako. Pero ang masasabi ko, Antonia Porcild is an auspicious candidate. Kagaya ng sinabi ko noon kay Arboni Gabriel na auspicious siya at may tendency talaga siyang manalo dahil hindi na USA ang home court ng Miss Universe organization. So parang naging regalo kumbaga ng JKN ang Force for Good crown para sa USA. Kasi no, kung tutuusin, pwede naman ipanalo nila si Miss Venezuela, Amanda Dudamel, na halos magka-level lang sila ni Arboni. So parang ganun din ang maging kapalaran ni Antonia. At kapag nanalo si Antonia sa Thailand ulit gaganapin ang Miss Universe 2024. Parang this will serve as a welcome host of Thailand as the new owner and home court of the Miss Universe organization. And whether we like it or not, but for me, this is the bigger picture behind. There is no pointless reason kung gusto ni Kun An na i-grab ang opportunity para panalunin si Antonia. Bakit hindi?
unbeatable queen ang pambato nila. Na guys, opinion ko lang to ha. I am not sure if this thing does make sense to you, but it's not impossible to happen. Balikan nyo na lang ang vlog ko na to kung manalo ang Thailand this year. Charot. At kung hindi man, edi mas mabuti kung mananalo si Michelle D. Alright, before I end this vlog, I just want to broach the topic regarding Miss Universe Indonesia. Parang I couldn't imagine that a Muslim country would gravely done this far. Na-shock ako sa mga balita, lalo na dun sa nangyari sa screening nila na parang binulat-lat umano ang quim ng mga kandidata. My goodness, it's outrageous. At ang malala yung representative nila na si Pavien, hindi nagsalita. No? Kung gusto man niyang magsalita sa ngayon ay parang huli na. Para magsalita siya, 'di ba? Parang pinagbawalan na yata siya. Basta ganun ang mga ganap nila doon. Bahala sila diyan. Oh, mga guys, 'yan lang ang masasabi ko sa ngayon. Marami pa tayong pag-uusapan. Sana makahanap ako ng time para sa inyo para kahit paano ma-i-update ko kayo. Charot. Parang ano lang, feeling era. Pero I am thankful sa mga patuloy na sumuporta sa aking channel. Thank you so much, guys. Kita-kits tayo sa susunod ko na episode. Thank you so much for watching. God bless. Keep safe. Tschüssi! I will see you next time. Babush!